Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago, dalawa sa mga apostoles ni Kristo sa kanilang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, naway tayo maging bahagi sa misyong ito sa ating kasalukuyang buhay. Kaya naman patuloy tayong manalangin at magpahayag ng mabuting balita sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating pamayanang Kristiyano. Sa misang ito, atin ding isama lahat ng ating mga kahilingan, lalo na ang kahilingan sa ating mga pangangatawan, pangangailangang pangangatawan, kagalingan ng ating pangangatawan at espiritual. Yung mga nasa online po, kasama po natin sa misang ito, ay samahan ninyo kami na ipagdasal ang lahat ng ating mga kahilingan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh.
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago, paundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit na walang katapusang pagkakaisa sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nalanangan sa salita na pinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na hindi iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat binigyan ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin kay Kristo. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na nasasaad sa kasulatan. Nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa nakasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagtipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, magamat patay na ang ilan. At nagpakita rin kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-ulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang pinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang ginawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala rin naririnig na kahit anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawaing ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hinihiling ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayong araw na ito, mga kapatid, ang inang simbahan ay nagdiriwang ng kapistahan nila Santiago at Felipe. Kaunting background, bakit pinagsabay ang kapistahang ito, no, sa isang araw, itong dalawang apostoles? Kasi sa noong panahon, dahil ang mga apostoles ay matapos ang Pentecostes, ay pumunta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa upang magpahayag ng mabuting balita at kaharian ng Diyos. At dumating ang punto nung sila ay mamatay, ay kinuha sila ng Vatican. No, lahat ng mga apostoles, lahat ng relics na meron sila, no, first class relics, ay kinuha ng Vatican para ilagay sa isang libingan ang lahat, no, sa isang lugar ang lahat ng mga apostoles. At sa puntong iyon, sabay na dumating ang first class relics ni Felipe at ni Santiago. Kaya si Pope Pius XII ay idideklara niya na sabay ang kapistahan ng mga apostoles na ito. Yun po ang kanyang background, kasi sa baka isipin natin, pwede namang pag-ibahin, no, ang kanilang kapistahan, ngunit dahil sa tagpong iyon ay pinag-isa ng Santo Papa ang kapistahan ng dalawa. Anyway, maikling pagninilay sa ating pagdiriwang sa araw na ito, gayon din sa ating ebanghelyo. Pinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago, at dalawa po ang Santiago, no, sa apostoles, no, sa apostoles ni Cristo. Ito po ay si Santiago Minore or the Lesser. Hindi po yung isang Santiago na anak ni Zebedee. Si San Felipe ay madalas binabanggit sa Ebanghelyo ni San Juan na inaanyayahan si Nathanael, no, si San Bartolome, na maging alagad din ng Panginoong Jesucristo. Siya rin ang tinanong ni Jesus kung magkano ang kanilang bibilihin para pakanin ang napakaraming tao bago pa man nangyari ang pagbabahagi at pagpaparami ng mga tinapay at isda. Ito po yung tagpo kung saan marami nang sumusunod kay Kristo,
No? Mahigit 5,000 kalalakihan, hindi kabilang ang mga babae at mga bata. At nalilito sila paano pakakainin ang mga taong ito. Ngunit tinanong ni Jesus kung ano ang meron, no? The multiplication of bread. Tugon ni Felipe sa 200 salapi ang gagastusin ng mga lagad upang bumili ng mga pagkain. Makikita natin sa Ebanghelyo kung paanong sinabi ni Kristo na kung ano ang meron, yun ang ating pararamihin. Sa Ebanghelyo ngayon ni Juan, matatagpuan o matapos ideklara ni Jesus ang kanyang sarili bilang daan, katotohanan at buhay, hiniling ni apostol o ng apostol na ito na ipakita ng Panginoon ang Diyos Ama upang ito ay sapat na na makita upang maniwala ang mga ito. Subalit, nilinaw ni Jesus kay Felipe na ang sinumang nakakakita sa kanya o kay Kristo ay nakakakita sa Ama. Dahil siya ay nananahan sa Diyos Ama, at minsan sinabi ng Panginoon na siya na rin ang Ama, siya rin at ang Ama ay iisa. Matapos ang Pentecostes, at ayon sa tradisyon, si Felipe o si Sa ang Apostol ay nangaral hanggang Phrygia o sa at sa Hierapolis. At sinabi o isinabi na siya ay ipinako at namatay, no? Pinako po ang kanyang ikinamatay. Si Santiago naman, ang anak ni Alfeo, tila sinasabi sa ating Ebanghelyo o sa Ebanghelyo ni San Marcos na kapatid ng Panginoon, ang Adelphos, ang salin sa Griego ay kamag-anak, no? Kapag nakita natin yung tagpo doon sa Ebanghelyo at sinasabing di ba siya ang anak ng karpentero at ang kanyang ina ay si Maria at ang kanyang mga kapatid at na mga lalaki at mga kapatid na babae, salin po iyon sa salitang Adelphos na ang ibig sabihin, ang direktang salin sa Tagalog ay kamag-anak, no? Kung babasahin natin ang Biblia sa Griego. Kaya naman, bagamat walang nakasaad sa mga ebanghelyo, ang kanyang tanyag na pakikilala bilang apostol, kilala naman siya bilang manunulat ng kanyang sulat na makikita sa Bagong Tipan. May aklat, no, sa Bagong Tipan si Santiago. Siya ang unang obispo ng Jerusalem at sa unang konsilyo ng lungsod, sinabi niya na ang mga hintil ay naging Kristiyano at hindi na kinakailangang magpatuli sapagkat sa kanilang kapanahunan upang maging ganap kang tagasunod ni Kristo at mananampalataya, kailangan tuli ka. No? Yan ang paniniwala nila. Kaya sinabi niya, hindi na kailangan maging ano ka man, maging hintil ka man, maging Hudyo ka man, ikaw ay anak ng Diyos. Ito ay isang napakagandang aral sa ating lahat. Ang kaligtasan ng Panginoon na tinuturo ni Santiago sa atin, lahat tayo ay maliligtas. Walang pinipili. Walang partikular na grupo. Walang partikular na pamilya o organisasyon ang maliligtas. Sapagkat, tinuturo sa atin ng mga apostol at ng Ebanghelyo na ang kaligtasan ay para sa lahat. At makakamit lamang natin ito kung tayo ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kahit ano o saan ka man, anuman ang iyong kinabibilangan na grupo, na relihiyon, kapag hindi ka namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak, mailap sa iyo ang kaligtasan. Kaya kapwa sina San Felipe at Santiago ay pinagpala na maging bahagi ng mga apostol dahil ang mga apostol ay nagsilbi bilang pundasyon ng simbahan
na ating kinabibilangan at ang mga apostol na ito ay saksi sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay inaanyayahan na maging buhay na saksi ng pananampalataya na ating niyakap, na ating tinanggap nung tayo ay binyagan. Kaya mga kapatid, paano ba maging buhay na saksi sa pananampalataya? Again, sabi nila ng mga apostol na ito, ang pagiging buhay na saksi ay pagsasabuhay ng kalooban ng Panginoon. Kapag sinabi nating buhay na saksi, dapat walang paninira ng kapwa. Dapat walang panliling lang sa kapwa. Sa ating trabaho, mahalaga ang katapatan. Walang pandaraya, walang dinaraya. Mga kapatid, ika nga, ang pinakamahalaga sa ating buhay Kristiyano ay ang pagyakap sa tunay na buhay Kristiyano. Kasi maaaring lahat tayo ay Kristiyano, ngunit hindi natin sinasabuhay. Maling lahat tayo ay binyagang Katoliko, ngunit hindi natin sinasabuhay ang misyong inatang sa atin bilang mga binyagang Kristiyano. Kapag tayo ay bininyagan, tayo ay naging bahagi ng misyon ni Kristo tulad ng mga apostoles na ito sapagkat natanggap natin ang tatlong bagay na misyon, ang pagiging hari, pagiging propeta, at pagiging pari ni Kristo. Ito ay may gampanin sa ating buhay at kailangan nating gampanan sa tulong at gabay ng mga apostol na ito at panalangin sa Panginoon, maging ni Padre Pio at ang banal na Espiritu Santo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay. Ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, at ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama na Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagayd at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, Tanang mga Reliyoso at Relihiyosa at ng sambayanang ito na iyong tinawag sa panalangin. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostoles, lalo na ni Santiago at Felipe, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
lahat ng sakin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Hatid mo kung sino ikaw. Ako'y pastol na sa iyo'y nag-alaga. Hatid mo rin kung sino ako. Kahit na mawala'y sa'king pili, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang, ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao kaysa nina Apostol San Felipe at Santiago. Kami naway marapatin mong makakita sa iyo, sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging dapat magamit sa buhay kailanman sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, tagay Petra Elsina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana,
Kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap na impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Bukas po, araw ng Sabado, ika-4 ng Mayo, ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal ni Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng mga kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Maaari niyo po ilabas ang mga pababasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga kapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa Pamansang Dambana at Parokya no, sa ni Padre Pio dito sa Batangas. Maraming salamat sa ating mga kasama sa misang ito na nasa online streaming. At mag-ingat po ang lahat, lalo na ay mainit pa rin ang kalagayan ng ating panahon. Mag-ingat sa mga paglakad ninyo, anuman ang inyong mga gawain sa araw na ito, sa natitirang oras sa araw na ito. Gayun din sa mga hanap buhay at kalusugan ninyo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia. Si Kristo nga, tingari at manunubos. Hallelujah!
sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension area ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat.